minute, tiisin lang natin kasi pag may electric fan, hindi nyo ako masyadong maririnig at hindi klaro ang aking voice. Ayun. Beautiful day. Welcome to a brand new video. So in this video, I'll be sharing some purchases I had. July na ngayon, 6-6 sale. Ayun. Actually, hindi sale. Hindi naka-sale yung iba. Pero mura na siya kasi palagi akong nagha-hunt ng mga resellers na mura para meron naman ako mga bagong ma-i-share sa inyo guys. And also, some of this is kailangan ko talaga kasi mabilis akong maubusan kagaya na lang ng mga brow products na na-film ko prior to this video. Una yung ma-upload at mauna yung mapapanood if gusto niyo lang paruorin. Ayun, so those products are best for beginners and for ladies na on a budget. So let's begin na para hindi na tayo matagalan. Unang-una sa lahat, supplement. Now I have right here the AquaSkin Gold Glutathione with L-cysteine Food Supplement 60 Capsules. So ito ay na-review ko na. So napadala na ko ng AquaSkin because isa ako sa mga unang nakatry nung nirelease ang product na ito. Kaya nagustuhan ko siya at hindi na ako, kaya nag-decline na ako sa ibang mga brands. Kasi nagustuhan ko na si AquaSkin Gold at ayoko nang ipaghalo-halo sa aking tiyan ang mga supplements. Baka hindi na maganda, no? So, nagustuhan ko si AquaSkin Gold. 1,000 plus siya per bottle for 60 capsules. Hindi ko siya titake sa morning kasi I have my cardio heart medication during the day. So, iniinom ko siya, tinitake ko siya before I sleep. Next, another AquaSkin product is this AquaSkin Chubaki Soap. This AquaSkin Chubaki Soap is 100 plus pesos for 135 grams. And maganda din ang effect nito, guys. Sa lahat ng mga na-review ko, stand out din itong product na to kasi okay ang effect niya sa aking skin. With this one, hindi ko siya binili. Freebie siya nung binili ko ito sa Shopee. AquaSkin Manila ata. So, ililink ko na lang down below. So, ayan. Meron kong for free. Pinoy na Pinoy. Mahilig sa freebies. Dahil meron na tayong soap, sundan naman natin ng mga body lotion. At meron akong lipo gel cream. So, I have this Vaseline Glutathione in Dewy Radiance. So, bago lang, naka-review ako ng Glutathione Flawless Glow. Yun, naubos ko talaga. So, yun ang ginagawa ko. Pang-layer ko siya na skincare, na lotion at night sa aking body. So, naubos na yun. So, ang ginagamit ko ngayon is yung sa Hello Glow na Triple Vitamin AHA Lotion na pinadala sa akin ni Hello Glow. So, ito hindi ko managagamitin. Kasi yun, mas magandang i-match doon sa Hello Glow Vitamin C Soothing Gel. Another one, it is this Biotin, sabi ng aking anak, Body Shape Total Remodeler Gel Cream. Magamit na talaga ako ng mga remodeler, yung toning cream. Madalas ginagamit ko yung sa Watsons, pero hindi ako consistent na ga-apply. So this time, gusto ko consistent na i-apply kasi yun na nga, matanda tayo at hindi tayo nakakapag-exercise ng todo-todo. And also, hindi ako pwedeng mag-exercise ng strenuous na exercise, yung grabe talaga, intense. I'll be using this one in my tummy and in my legs part. Kaya para yung mga cellulites ko dyan is mag-toned at medyo mabawasan naman kahit papano. This one's very lightweight. Ganito po siya. It is 200 ml. Ipa-flash ko na lang sa screen guys kung magkano siya. And ililink ko down below kung saan ko siya nabili para hindi tayo matagal. Ayan, medyo greenish ang kanyang color. So, I will share this in a separate video na lang para thorough ang ating pagka-review. Next is sa face naman tayo. I have right here the Triple Vitamin Balancing Toner. So, na-try ko na yung Triple Vita na cleanser from Common Labs. And na-try ko na rin yung vitamin C nila. And also, na-try ko na rin yung vitamin E nila. So, dalawang product na lang nila ang hindi ko na-try. Ah, tatlo pala. So, this one, ita-try natin pag naubos na natin si Skin 104 Centelli. This one is with vitamin B, C, and E. This one is 210 ml, pero malaki siya tingnan.
marami siya. 200 ml goes a long way, guys. Matagal siyang mauubos. So, ito matagal siyang mauubos. And after the toner, syempre, mag-a-apply tayo ng cream. Gel cream to moisturize our skin. Or after mag-serum, mag-cream tayo to lock in the moisture. Or yung mga actives na nilagay natin is mas mapasok sa skin at hindi siya sayang kasi naano natin siya, na seal off natin siya. So I have this propolis from Some By Me. So first time ko magta-try ng propolis. This one pala meron siyang propolis din ata. Nabasa ko last time. Yeah, meron siyang propolis extract. So propolis extract is a component of honey. Ayan, component siya ng honey. So this one is 60 grams. Ayan, 60 grams siya, pero maliit siya, guys, compared doon sa Common Labs na 70 grams. 10 grams lang ang difference niya, pero yun parang malaki at mas marami ang product. I don't know. Pero eto, ayan siya. Maliit lang siya, tignan. Pero siksik naman, punong-puno naman. Ayan. Akala ko, heavy cream siya. Akala ko, thick siya. Pero light pala. So, maganda siya. Meron akong pinay na product. Nagamit ko na siya dalawang beses. This one is the Radiancy from Laneige. Ayan, this is a sample size kasi mahal yung regular na container ng Radiancy from Laneige kasi medyo pricey talaga si Laneige, no? So, dahil gusto ko siyang itry, nakahanap ako ng seller sa Shopee na mga sample lang ang binibenta nila. So, this one, nabili ko siya. It is 200 grams. Ilalink ko down below. Below 200 pesos lang to, guys. However, na magustuhan ko siya at meron akong enough budget, I will buy the bigger one na. So, for now, ito lang muna. And it's very cute. Pwede siyang travel. Ayan, diba? Next is another new product from Innisfree. Merong new product si Innisfree, which is the Retinol Cica. So, as we all know, retinol is the gold standard of skincare. Kibale, sa lahat ng skincare, siya yung pinaka highest level, highest rating kasi maraming mga skin concerns ang kanyang na isosolve when you use retinol product. So, I have this Retinol Cica, guys. So, ganito yung bottle niya talaga. Ayan, so pump type yung sa Retinol Cica talaga na 50 grams ata. 50 ml rather. So, this one is yung 1 ml na sample size. And nabili ko siya for 11 pesos ata isa. So, 11. So, this one is, kung 11 ha, kung di ko nakakamali, flash ko lang sa screen yung tamang price. This one is 10. So, let's say sa isang week gagamit ako ng isang retinol. So, 1. Kung kasha ang 1 ml sa buong face ko. Pero, usually naman, pag nag-a-apply ka ng retinol, kailangan thin layer lang. Ayun, so 10. So, let's say 2 months ko tong magagamit. Sample size. Pero, kung makukulangan ako, siguro, 2 sachet ang gagamitin ko. So, perfect, diba? Yung regular price kasi ng bottle is 1,700 pesos. Tapos, hindi pa ako sigurado kung okay ba sa akin. So, I decided to buy the sample size. So, sa mga skincare enthusiasts dyan na gusto mag-try, pero you're on a budget or wala pa kayong budget na malaki to buy that regular size talaga na bottle. So, try out the sample size. Link ko down below. Now, let's move on to makeup. The makeup products I have right here is mostly from O2O. So, O2O is a Chinese brand. So, affordable products rin siya with very nice aesthetic na mga packaging. So, I'm into that, yung mga maganda ang packaging. Kasi, alam mo yung maganda tingnan pag open mo ng drawer or pag naka-display siya sa vanity mo, hindi clutter sa mata. Hindi clutter tingnan. So, I have 3 brow products which I've shared in a separate video. Nagko na siya ng separate video. So, tinest out ko siya. So, nagustuhan ko itong si Fine Triangle Eyebrow Pencil nila. Dual-ended siya. Merong brush dito. At triangular pencil dito. At ang maganda dito, manipis na manipis siya. At you can do hair-like strands sa iyong eyebrows to fill in the gaps. Kung pareho kayo sa akin na makapal naman ang kilay pero kinulang lang kasi makapal nga pero hanggang dito lang. Wala na dito. So, this one is nice kasi pang dagdag lang, pang define lang. We have this triple brow pen. Ayan.
So pen talaga siya, para siyang marker, pero meron lang siyang ganito. Pero if you're into like this, if you're a beginner, go for affordable. Pero kung mahilig ka na sa mga ganitong klaseng type of brow product, marirecommend ko yung sa Maybelline. Mas maganda yun and mas manipis din yung marker niya. Mas maganda yun. For 200 pesos. This one, maganda rin. Pero hindi siya ganun ka ano sa brows. Hindi siya ganun ka, anong tawag dito? Hindi siya matigas. Yung parang feeling ko hindi ganun ka long lasting. Pero hindi naman nagsismudge. Ayan. In place pa naman ang aking brows. Hindi pa kasi ako ganun ka napapawisan. Matitest out natin siya pag matagal na siya sa mata. And napawisan ka na. Ayan. Their product from O2O is these two lip glosses. The one is tinted. The one is glaze type lang siya. So lip gloss lang siya without tint. Pero ang nakalagay sa box niya is glaze daw siya. Panagamit ko na rin at na-review ko na rin. This one is the Foucalure Cushion Foundation. Very nice, pero masyadong maputi ang nakuha kong shade. I have a separate video of this one. Check that one out. And also, another makeup is this one, the Get Ready With Me Cosmetics Multi-Use Concealer and the Milky Tint. So, ayan guys. So this one, I've been loving it at palagi siyang ginagamit kasi nasaktuhan ko yung shade na porcelain sa concealer. At eto naman, medyo dark siya sa lips but sa cheeks, maganda siya tignan and berry, berry ang dating. Pero parang hindi siya usual na shade. This is a parang quick idea lang of what's next, kung anong mga susunod kong i-review and mga susunod kong gagamitin ng mga products. I hope you guys find this video informative and helpful. I will link down below yung mga products na naipakita ko ngayon in this video. And subscribe to my channel if you haven't yet. Follow me on all my social media accounts at itsjeyachan on Instagram and on TikTok. God bless guys. See you on the next one. Bye!